Hi guys, Mila Parrot here. Welcome back po for your Kapalaran sa Pag-ibig. Para po ito sa mga Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? So we have here the Justice card, the Knight of Coins, the Ten of Coins, and we have here the Four of Coins. Okay. So meron ditong tao na medyo may pagka-possessive of you na pwedeng manumbalik sa'yo kasi gusto niya na maayos kayo or magkaroon ulit kayo ng committed relationship with each other. And mukhang this time, gusto niya na ibigay sa'yo yung mga gusto mo na mangyari or yung deserve mo. Okay? And then we have here the Three of Cups. So definitely, this is a person from the past who wants to reconcile with you or to reunite with you. And then we have here the High Priestess. So, ang mangyayari, kapag nakipagbalikan tong tao na to sa'yo, medyo parang ano ka pa, mag-iisip. Or hindi mo siya agad napapansinin or i-entertain. Medyo magiging mabagal yung proseso ng inyong pagkakabalikan. Yun ay kung babalikan mo nga talaga siya. Kasi nakikita ko dito, parang open ka sa ibang opportunity or ibang option. And there is a part of you also here that wants to move on or stay away, kumbaga, from this person. Okay, so pwede siguro na nasakal ka or pwedeng na ano, ayaw mo yung ugali niya na yon na may pagka-possessive of you. Okay? So, medyo mag-aalinlangan ka dito sa kanyang pagbabalik. And then we have here the Lovers, the Ace of Coins, and the King of Swords. Pero ayun, lalong-lalo na. If you are dealing with air sign, Libra, Gemini, or Aquarius, may chance na makipagbalikan ka. Medyo siguro pinatagal mo lang. Medyo siguro nagpakipot ka lang, nag-isip-isip ka lang. But at the end of the day, makikipagbalikan ka rin lang pala. Okay? And then you have here the Four of Swords and the Nine of Wands. Pero yung pakikipagbalikan mo sa kanya, mas relax ka. Hindi ko nakikita dito yung masyado kang emotional or excited. Parang, sige na nga, makipagbalikan na lang ako. Parang ganyan yung dating. Kasi na, there's a part of you here na pinoprotektahan mo pa rin yung sarili mo. So, kung makipagbalikan ka sa kanya, parang chill ka lang. Okay? Hindi mo masyadong didibdibin or dadamdamin whatever it is na mangyari. Kasi pwede nga na medyo napagod ka rin siguro sa kanya or parang namanhid ka na sa kanya pero gusto mo pa rin, ina-try. So, ayun. So, papasok ka, makikipagbalikan ka sa kanya without being too in love. Parang ganun. Okay? And then we have here the Ten of Swords. So, there's a chance na ma-resolve ninyo yung mga problema ninyo, there's a chance na this can be the beginning of a new chapter in your relationship. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus.
Para sa mga Virgo. Okay, let's see. Ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Queen of Wands, the Three of Swords, the Two of Coins, the Two of Cups. Hindi ko alam kung kayo ba yung third party or may third party sa relationship ninyo. Okay? So, parang ang ano dito is, ang dating pa nga parang yung iba sa inyo walang label. MU-MU lang. So, kung hindi ganun yung situation nyo, maaaring hindi po para sa inyo ang reading na ito. Okay? So, sa nakikita ko dito, unfortunately, kung third party kayo, hindi pa rin kayo ang priority niya. Okay? Maaaring sexually attracted lang siya sa'yo. May pagnanasa lang siya sa'yo. Ganon. Pero hindi pa rin siya ready to commit to you. Kasi meron pa rin siyang iba na priority. Okay, so we have here the Lovers. Pero, ayun, patuloy pa rin naman kayo magiging Lovers. Kung wala kayong communication right now, iniwang kanya right na huwag kang mag-alala, babalik rin yan sa'yo at makikipag-anuhan. Yeah, in the future, there's still a chance na parang patuloy pa rin yung pagiging lovers ninyo. Secret lovers, okay? And then you have really Three of Coins. So, asahan mo na makikipag-ayos pa itong tao na to sa'yo. And then we have here the World card na parang hindi pa kumbaga tapos ang ugnayan ninyo sa isa't isa. Ace of Swords. So, mag-reach out, makikipag-communicate sa'yo, lilinawin niya yung mga bagay-bagay sa'yo. Hindi ko lang alam. Yung some of you, maybe lilinawin niya na, oh, ito ka lang. Know your place. Kabit ka lang. Third party ka lang. Lumugar ka. Kung gusto mong bumalik ako sa buhay mo, pwes, know your place. Di ba masakit? But it's the truth. Okay? Yung iba naman sa inyo, kung hindi kayo yung third party, maaaring sabihin niya, okay, nagkaroon ako ng third party, ganito, ganyan. Okay, so whatever this person is going to say to you, expect na it's the truth. Okay? And then we have here the Ace of Coins. So, makikipagbalikan ka, makikipag-ayos ka sa tao na ito. Pero nakikita ko dito, Queen of Swords, parang mas tumapang ka. Maybe nasaktan ka doon sa katotohanan na sasabihin niya sa'yo. Okay. So, medyo, hindi naman vengeful. Parang fighting ka dito na nagtataray ka na, okay, sige, pwes, kung if that's what you want me to be, parang ganon. I don't care anymore. Parang ganyan. Kung gusto mo lang ako na third party, di, sige, parang ganon, papa. Yung iba sa inyo, paninindigan nyo na, pero hindi na kayo ganon katakot. Okay? Hindi kayo ganon katakot na mawala siya sa buhay nyo. Yung iba sa inyo, maybe this will be the trigger na finally let go of this person. Okay? Ngayon, kung asawa nyo to at may third party siya, pwedeng tatanggapin nyo siyang muli sa buhay ninyo, pero sasabihin ninyo, kumbaga bibigyan nyo na ng ultimatum na subukan mo na gawin ito muli. Talagang hindi ako magdadalawang isip na hiwalayang ka for good. Parang ganyan. Okay? And then we have here, the Ace of Wands. So, tatlong aces yan. So, ibig sabihin talaga, magkakabalikan kayo. Okay? And, fortunately, yung iba sa inyo, mas magiging giving siya. Mapagbigay.
talagang gagawin niya yung makakaya niya, maibigay lang sa iyo yung mga gusto mo at pangangailangan mo. Okay? And then we have here the Nine of Coins. Pero kung ikaw yung third party, parang patuloy ka pa rin na single. Oo nga, you are abundant here. Binibigyan ka ng kung ano-ano, but still, hindi siya nagkukumit sa'yo. Okay? Pero yung iba sa inyo, kahit ganun yung situation, you still feel secured here with yourself or with the situation. And I don't know why. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn. Okay, let's see. Ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw? So we have here the Three of Coins, Temperance, High Priestess, Page of Cups. If you are dealing with a water sign or Sagittarius, malaki yung possibility na manunumbalik itong tao na to sa'yo, makikipagpate, makikipag-reconcile. Okay? And Temperance, parang this is the perfect timing for that. And maaaring suyuin ka niya. Ayun, magme-message siya sa'yo. Okay? And then we have here the Three of Wands. The Star. So, bibigyan ka ulit ng hope. Aasa ka na naman dito sa taon na ito. Okay? Kasi sasabihin niya sa iyo na handa na ako na magpakatatag para sa relationship na ito at hindi ko hahayaan na masira muli ang relasyon natin. Handa na ako na to take our relationship into the next level or to fix yung mga bagay na nasira. Okay? So, dahil doon sa mga pangako na yon, punong-puno ka dito ng pag-asa. And then we have here the Knight of Cups. Fortunately, talagang kikilos naman siya. Gagawin naman niya talaga yung makakaya niya, maiparamdam lang sa'yo, maipakita lang sa'yo na mahal ka niya. Okay? And then we have here the Eight of Coins. So, may effort talaga. Okay, kumikilo siya, ini-effortan niya na maisaayos yung relationship ninyo. And then we have here the Hermit kasi pwede na natauhan siya sa kanyang mga pinaggagawa noon. Okay, and then we have here the Seven of Cups, the Empress. So, ang nakikita ko dito, maaaring because of this, maraming mga possibilities, opportunities, or parang ang daming possibility na mangyayari sa relationship ninyo. Pwedeng marami ring blessings na darating. Okay, kasi nakakita ko dito with the Empress, parang mas kalmado ka, mas kampante ka. Okay, na parang dahil ginagampanan niya yung mga, yung role niya sa relationship ninyo, mas nagkakaroon ka dito ng kumpiyansa na magsubok ng mga iba't ibang bagay or kumbaga yung mag-explore, like, let's say, oy, pasukin natin tong business na to, ganyan. Or try natin to, ganyan. Kasi confident ka sa kanya
na matutulungan ka niya this time. Parang ganyan. Okay? And then we have here the devil. Yung nga lang. Medyo prone pa rin siya to temptation. Hindi ko alam kung anong temptation. Hindi necessarily na babae. It can be bisyo. Pwedeng yun yung maging problem. So, siguro, medyo alalayan mo lang siya when it comes to that. Kasi medyo lalong-lalo na kapag halimbawang may pera or magkapera kayo, may tendency na maging materialistic siya or mas, or maging, how do you say it, malulong siya sa bisyo. Okay? So, yun yung pwedeng maging problem. But then again, kung aalalayan mo or maagapan ng maaga pa lang, hindi naman siguro magiging problema. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.